So hello, good morning once again. Nandito na tayo muli sa aking Rufus Kitchen. So sa umagang ito, ako'y magluluto ng isang squid, pusit po. Itong pusit na to, nai-slice ko na ng ganito kaliit. So nasa inyo na yun kung kayo gusto nyong palakihin pa, okay lang. Pero ini-slice ko na ito ng ganito kaliit. So itong pusit na to, isinama ko na rin yung ulo. Binabalatan ko. Ito yung pusit na lumot na pusit. Opo. So dalawang klaseng pusit, may pusit na yung talagang napaka yung matulis. Ito kasi medyo malapad. So ngayon, meron tayong salt and pepper. Mayroon tayong kunting 1 tablespoon na sugar. Mayroon tayong 1/4 cup na tomato sauce. Mayroon din tayong thigh hot sauce. So muli, mayroon na naman akong cream of mushroom soup na i-dilute natin mamaya sa tubig. So mayroon tayong young corn. Eto. So in-slice ko lang siya ng ganito. So mayroon din tayong chicharo, yung chicharo na ganito. Ngayon, mayroon ako ditong tatlong sili, pero mamaya yan. Dito ko na muna ilagay. So, mayroon tayo ditong luya, sibuyas, bawang, at kamatis. So, tara na, umpisahan na natin. Samahan na ninyo ako sa aking pagluluto. So, sisindihan ko na yung aking kalaan. So, maglalagay lang ako ng butter. Hindi po ako maglalagay ng mantika. So, butter po yung ilalagay ko. So, maglalagay ako ng about 2 tablespoon na butter. Lagay na natin siya dyan. So, bago po masusunog yung butter, lagyan ko muna ng konting oil kasi ang butter kasi mabilis lang siya masunog. So, lagyan natin ng konting oil lang. So, ngayon, lalagay ko na yung aking ginger. So, kakamayin ko kasi para hindi mahuhulog. So, kung malayo lang, ilalapit ko pa kayo. Pasensya na kasi hindi ko madadala yung aking camera sa malapitan kasi nag-overheat siya. So, ngayon, lalagay ko na yung aking sibuyas, bawang, yan. So, golden brown natin siya. Wow, ang bango na. Sobrang bango na. Naaamoy ko na. So, yan. So, una ilalagay ko muna itong young corn kasi mas matagal itong maluto. Yan, yung young corn na yan. Ipuuna ko yan dyan. Para mamaya na yung pusit, madali lang naman din kasi lutuin yung pusit. Kasi kapag ka inanumin yun, ay, mas nasama. Baka titigas yung ating pusit. So, ganun lang. Iurong ko muna itong kanin ko. Yun. Mamaya ko na iaano yung ibang gulay kasi ito muna kasi medyo may katigasan ito eh. So, kailangan muna natin palalambutin niya. Nahuhulog siya. So, takpan muna natin saglit. Mga 5 minutes lang. Tatakip ko lang muna siya.
Nahuhulog yung sakit. So yan. Pagkatapos ng 5 minutes, hahalo-halukayin lang muna natin siya. Kasi gusto natin malutog muna yung young corn. Kasi yung young corn medyo matigas-tigas siya. So ganun lang muna. Ilalagay lang muna natin siya dyan. So itong sinasabi ko sa iyo na cream of mushroom powder, i-dilute ko ito sa tubig para mag-aano siya. Tutunawin ko siya. So, ito, tutunawin ko lang. Ayan, nakikita ninyo mga bes. Ayan, natunaw ko na siya. Ayan. So, ngayon, ilalagay ko na yung eto. Ilalagay ko na yung aking chicharo. Nagtataka kayo bakit yung kamatis hindi pa. Ihuhuli ko yan. Okay, so ilalagay natin yan. Pagkatapos, ito na rin yung kamatis. So siguro nagtataka kayo, bakit kaya yung kamatis na huli? So yun ang aking version ng pagluluto. So lalaglag ko na rin ito. Kasi half cook lang naman yun eh. So lalaglag ko na yung aking pusit. Yan. Yung pusit po, saglit lang po yun. Hindi makagalan. So, lalagay ko na yung aking salt and pepper. Para sa ganun, magkalasa na sila dyan. Sama-sama na siya dyan. So, lalagyan ko siya ng kunting asukal para pampalasa. So, syempre, mamaya, ilalagay ko na yung aking so, saglit lang yung ating pusit, mga bes, ha? Hindi ito overcook. Kasi pag in-overcook mo, matigas siya. So, basta kayo na yung bahala kung ano yung gusto ninyo doon sa pag-slice ng inyong pusit. So, lalaglag ko na yung aking tomato sauce para maging mapulay siya. So, yun. Malasa na ito. So, lalaglag ko na rin yung aking chili sauce na Thai chili sauce. Titikman ko muna kung ano na yung lasa niya. Medyo may kasarapan na. So, lalagay ko na yung aking cream of mushroom powder. So, hindi masyadong ano bis, mga bis, hindi masyadong overcook yung pusit. Kasi, hindi maganda pag overcook. So, yun. Sama-sama na sila lahat dyan. Malapit na tayo makakain. So, wait, titikman ko nga muna kung ano na. Wow! Sarap! Wait, ma. Ah!
sarap talaga niya. Kung makikita niyo, talagang sobrang sarap. So, pahinaan muna natin siya. So, ngayon, yes, malapit na tayo kakain. Magpi-plating na tayo. Nasa ganun, yan. Yun na yung plating ko dyan. So, meron ako dito gulay. So, wait lang muna guys. Malapit na talaga tayo. Wow, ang sarap naman. So, yung seafood, hindi ka ilang overcook. Ilang minutes lang. Okay na to. So, yung pusit, sandali lang lutuin mga bes, ha? Huwag ninyong masyadong i-overcook. Yan. So, tapos na. Tapos na, oh. Ito lang. Ganito lang ang aking okay. Nahulog siya. Pulutin natin kasi sayang naman. So, ito yung aking pusit. So, lalagyan ko siya ng garnishing dito. Okay. So, ito na. Napakadali na magluto. Ito na yung aking mainit lang siya. So, ito na po yung aking pusit with yangkorn. Pusit with yangkorn. Okay. Yan. So, my goodness. Iaano ko yung, ipapakita ko sa inyo yung pusit. Kasi yung pusit hindi gaanong lumilitaw. So, palilitawin ko ngayon yung pusit dito. Okay. Ayan. So, heto na ang aking pusit with yangkorn. Ayan po. Madali lang po, no? So, okay. Madali lang talaga. Okay. So, napakadali lang talaga mga bes, no? Kung tutuusin, 25 minutes lang. No, 25 minutes lang siguro yung pagluluto ko. Tapos na siya. Kasi, ang pusit, hindi natin kailangan na i-overcook. Kasi, pag i-overcook mo siya, hindi na siya maganda. Kaya, ang pagluluto nito, nasa pinakamatagal 15 minutes eksakto na siya. Huwag na ninyo siyang patagalin pa kasi kukunat. So, titikman ko na para mahuhusgahan natin. Nasaan na ba yung aking? So, titikman ko siya para ayan. Titikim din ako ng pusit. Titikim din ako ng gulay. So, eto. Sakto lang siya. Yung lambot ng pusit. Sorry. Sakto lang. Sakto lang yung timpla. Kaya, check na magugustuhan ito ng inyong mga
palalabs. At ang mga bata kasi hindi masyadong gaano, yung mga maliliit, hindi gaano ano sa mga seafoods. Pero yung mga teenager, gustong-gusto ito, lalong-lalo na na medyo manamis na miss ng konti, gustong-gusto nila ito. Kanya magluluto na po kayo. Kaya magpapaalam na po ako sa inyo. Thank you for watching in my Rofla's Kitchen. Kaya mananghalian na tayo. Bye-bye.